Hi guys, it's me, Kate, and welcome to another vlog. So for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng product na binili ko from Shopee. So sobrang excited ko dito kasi dati tinitingnan ko lang siya sa Amazon, eBay, ganon. Kasi wala pa dito sa Philippines. Sana maganda siya kung hindi na natin patatagalin ang pag-unbox na tayo. So, itong binili ko, brush cleaner siya. So, di ba ang ginagawa natin yung brush egg o kaya yung sa pad, tapos ginagano natin yung mga brush natin. Eh, hindi naman pwede hindi tayo maglaban ng brush kasi ang unhygienic. Tsaka, everyday natin itong ginagamit, nilalabas natin, naalikabukan. So, whatever, or kahit na na-stock lang dyan, syempre may alikabok pa rin naman sa loob ng kwarto natin. So, kailangan talaga nilalabahan yung brush. Ang sabi nila, parang instant dry din. So, lalabahan mo, then matutuyo din siya agad. So, diba, ang laking tulong sa atin yun kung maganda talaga to. Kasi, hindi na tayo magpapatuyo after nating labhan, diretso lagayan na siya, diba? So, huwag natin patagalin, i-unbox na natin ito. Ay, nabili ko nga pala ito, guys, sa halagang 529 pesos sa Shopee. So, ilagay ko na lang din sa description box kung saan ko siya nabili. Free shipping naman pag umabot tayo ng 500, so hindi na ako nabayad. At sobrang bilis lang dumating na ito. Kudos doon sa seller kasi parang 3 days pa lang yung dumating na siya sa akin. So, na-excite na talaga ako at gumawa na rin ako ng video para sa inyo. So, ito yung laman niya. Ito. Oh, ang cute to. Parang siya, alam niyo, electric toothbrush. Ganito siya. Meron din bowl. Tapos sa loob ng bowl, may mga parang, yun, yung lagayan ng brush, yung holder niya, yun siya. May mga ganito siya yan. Pwede pang malaking brush. Yan. May mga pang maliliit, may pang mga eyeshadow brush. So, kumpleto. Ngayon ko lang ito gagamitin, guys. Hindi ko pa siya na-try. So, sabay-sabay natin tingnan kung magiging open pa siya. Tapos, ito, I think, dito yan sa gitna. Pag i-display niya or ipapatong niya lang, ganyan. Ang cute niya, di ba? So, kailangan mong mag-provide ng battery. Ito, yung lagay niya ng battery. AAA. So, kuha tayo ng battery. And ito siya. Maglalagay ng water dito. Hindi siya puno. Mga hanggang dito lang. And then, kuha tayo ng sample na brush. So, tingnan natin. So, itong color, isukat-sukat nyo lang sa brush nyo. Pag yan, for example, ito, pumasok siya dyan. Then, ito, may shape naman siya. So, isusuksok mo lang. Then, ganito na siya. Ganito na yung kakalabas. So, ang cute niya, nakikita na ko sa kanya. Then, see? Nakita niyo ba, umiikot siya. Isa pa. Yan, madumi na tong brush ko. So, ganito siya. Di ba may water, then maglalagay kayo ng brush cleaner. Then after, gaganito nyo siya. Hindi nyo naman ipipress lang gano'n na sagad na sagad. Ganyan lang, isasaw-saw nyo lang. Then, ihiyaan nyo siyang umiikot. See, umiikot siya. Yan. So, ang gagawin natin, susubukan natin, lalabahan ko tong mga brush ko para makita nyo. Kasi kailangan ko na rin maglaba ng brush. Ang dami kong lalabahan na brush. Yan. Hindi, porket hindi ko siya ginagamit, hindi ko na siya lalabahan. Nilalabahan ko rin siya pag naglalaba ko ng mga brush kasi, syempre, yung alikabok, hindi nyo rin naman makikita yung germs, diba? Tapos nilalagay nyo sa mukha nyo. Kaya tayo nagpipimples, guys, kasi pag ganun, isa rin yung mga ginagamit nating tools. Pag hindi natin nilalaban, syempre, madumi. Tapos ilalagay natin sa mukha natin. Diba? So, kailangan din talaga natin maglaban ng brushes. So, ito yung mga eyeshadow brushes. Gamit kong sabon, hindi ako bumibili ng talagang brush cleaner kasi medyo mahal siya. So, pwede naman, huwag kayong gagamit ng Joy kasi nakakatigas siya ng bristles. Sinubukan ko nang gumamit ng Joy. Tumitigas siya. Habang tumatagal, titigas yung brush nyo. Sayang. So,
much better ang gamitin nyo yung, alam nyo yung mga panlaban ng damit ng baby yun. Johnson's baby na yung liquid baby bath yun, pwede rin yun. O kaya yung mga panglaba talaga ng mga damit nila. So, ayun, I'll be back. May nakita pala akong manual here. Meron naman siyang instructions. This is the color. Ito yung, this is the color. Ito yung cleaner. Ito yung spindle. Meron dalawang spindle na kasama ito. Siyempre, yung bowl. And siyempre, yung base natin, which is this, yung handle. So, ayan. So, ayan. Tama naman yung ginawa natin. Ganyan siya. Tapos, nakalagay dito, basahin muna natin ah, para sure tayo na sumusunod sa a few moments later. Ah, okay. So, una, pag may water na, igagan. Lagyan na natin to ng water. Kumuha na lang ako para sabay-sabay tayo. So, lagyan natin. Yan. Walang ko na ang ano. Then, pump tayo. Ito na naman. Sorry, sira na to. So, ibubuhos ko na lang. Konti lang. Nakita niyo ba yung kulay? Then, press na natin. Huwag niya masyadong i-press yung natatamaan ng brush itong mismong bowl para malinis. Yan. And after, itaas daw natin above the water. Natuyo siya. Pero, oh my God. Nakakatuwa at thumbs up. Galing. Pinatuyo niya. Pero syempre, hindi gagamitin to ha, na ganito na lang. Gagawin natin, syempre, after nun, babanlawan ko pa. Brushes ko, guys. Yun yung mga napatuyo na. Ito. Yan, tuyo na yung mga yan. Ito, tingnan nyo. May nakuha pa rin. Natapon nga sa kamay. Pero tingnan nyo, may nakuha water pag nagpapatuyo ka. Ganun pala yun. So, yan. Natuwa naman ako. Tuyo na agad yung big brushes. Magagamit ko na siya agad. Natapos na tayong labahan tong brushes. Nasabihin ko sa inyo yung thoughts ko later. May isa pa tayong re-review. Dahil hindi ko nalabahan ng aking sponge, yung gano'n siya kadumi, oh. Jumadumi, ginamit ko siya ngayon. Lalabahan din natin to using a tada! Mini washing machine. So, nakita ko lang to sa isang video sa Facebook, parang
Nakalimutan ko sino yung nag-video, nag-review nito. Pero si Mila yung may ganito na rin. Actually, matagal na sa akin to. Actually, itong washing machine na to, para sa mga bata to. Siguro naisipan lang, or alam mo naman, nag-experiment lang. Sinubukan, total. Kasya naman kasi yung isang sponge dito. Yan, siguro naisipan na lang i-review or gamitin to as ano cleaner nito. So, susubukan natin kung okay ba to for sponge or maire-recommend ko rin ba to sa inyo. So, ganun din yung steps niya. Lalagyan din natin siya ng ito. Konti lang. After natin lagyan nung pang yung ginamit ko, yung pang brush cleaner din. So, after natin lagyan, lalagyan ko siya ng water. So, nilagyan ko kasi ito ng water. So, isasalin ko. Guys, hindi siya pupunuin na. Konting water lang. Dito. Then, tingnan natin kung iikot. Siguro, guys, ito. Messy siya. Okay to kapag yung sponge nyo, yung maliliit. Pero pag ganito, yung standard, no, lumalabas siya. Siyempre, mag-expand pa yung sponge. Hindi siya, walang kwenta. Binili ko rin to sa Shopee. 300 plus. I really don't recommend this. Parang, sobrang kasi lang. Sabunin nyo na lang yung sponge nyo, gamit yung kamay, manually na lang. Mas malilinisan nyo pa. So, ngayon guys, tapos na tayo and I'll give you my one by one thoughts regarding dun sa mga ginamit ko. So, first, dito, for 500 pesos, okay naman siya, yes, nakakalinis siya. Sinubukan kong linisan to manually or yung gumamit ako ng, where's my brush, eh? Ah, hindi siya, eh. Gumamit ako ng ganito, nilinis ko to, tinignan ko kung may difference pa pag ito yung ginamit mo. Kasi ito, mas madali ito. Sasok-sok nyo lang, hintayin nyo lang siyang malinis, then okay na. Ito kasi kukusutin nyo pa ng matagal, so matatagalan kayong maghugas ng brush pag dito lang kayo ito lang yung ginamit nyo. So, sinubukan ko siya kung may pagkakaiba. And yes, nakakita ko ng difference. Ito, nakakalinis to, pero hindi siya fully na nakakalinis. Maganda to, yes, in terms of pagpapatuyo. Siguro maganda to, gagamitin ko kapag pangbanlaw. Pag mababanlaw ako, subukan ko ha. Tingnan natin kung may bula pang may iwan or sabon pa. See, meron pa. May sabon pang naiwan, see. Yes, maganda to. Pangbanlaw, matatanggal niya lahat ng sabon na natira sa kanya. Kasi hindi mo naman matatanggal eh. Kakaganito mo. Abutin ka ng siyam-siyam. See? Pwede na siya. Hindi na siya basang-basa. Tingnan niyo yung difference. Ito yung basa pa. Kita niyo? Okay to. Tsaka makikita niyo na meron pang natirang water dun sa brush nyo. So much better na banlawan nyo gamit yun talaga. Naman yung tipo ng tao na kaya nyo maghintay na magpatuyo or may brush tree kayo na may hintay nyo, ano, okay rin. Pero kasi ito, kung mabilisan lang at kailangan nyo nang gamitin, okay ito. Okay ito na brush cleaner, yung masasabon nyo talaga. Meron namang brush cleaner na instant yung ini-spray mo, then i-ano mo lang sa tissue, meron din ako yun. Pero syempre, iba pa rin yung sinasabunan mo, yung nilalapan mo talaga yung brushes mo. Kaysa yung tinatanggal mo lang yung residue ng makeup na napunta dun sa brush. So, yun lang yung thoughts ko. Gagamitin ko pa rin to. Ito yung gagamitin ko, every maglalaba ko ng brush. So, yun. Next one naman, regarding dun sa washing machine na binili ko. Parang, sorry ha, parang waste of money. Well, hindi naman talaga siya ginawa pang sponge. Pero kasi kung kaya mo namang labahan tong sponge, madali lang naman maglaba, bakit kapag gagamit to? Eh, hindi naman niya talaga natatanggal. Sinubukan ko siya sa maliliit, wala. Hindi niya rin natanggal yung
yung stain ng makeup, unlike pag ikaw yung naglalaba, gamit yung kamay mo, natatanggal niya talaga lahat, nalilinis niya talaga. So much better, huwag ka nang gumamit noon, mag-manual ka na lang. Sayang, kung almost 400 pesos for that washing machine, no-no na lang. So ayun lang guys, yun lang yung thoughts ko. Ulitin ko, sarili kong opinion to. Kayo kung gusto nyo bumili, free kayong bumili, hindi ko kayo pinipigilan. It's my own opinion based dun sa experience ko dun sa product. So, salamat sa panonood guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like and mag-comment na rin kayo kung may mga questions kayo at may gusto kayong ipagawa sa akin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe. Thank you again for watching. Annyeong! Bye!